thank you sa mga tayo na to. Kasi parang ano eh, parang iba yung feeling ko ngayon. Kasi naka-online tayo. Nasanay kasi ako sa gathering. Eh ngayon, naka-live tayo, di ba, nationwide. So, lahat po ng nakikinig ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, from north to south. Ready na ba kayo? Yes! Yes. Okay, so sa mga guests dyan na first time nakita ngayon, okay, so dati po kong security guard nung na-invite ko sa DXN. That was 2007 ako na start. Then, ginawa ko siya dating part-time kasi siyempre may trabaho pa ako. And then, after 3 months, nakuha ko yung star agent. Then, nag-resign po ko sa security guard. At in-all-time ko siya dahil ako yung taong sawang-sawa na sa hirap. Gusto ko rin makuha yung pangarap sa buhay katulad kay Plenmark. So, ginawa ko siya, tuloy-tuloy lang, hanggang nag-diamond, hanggang ngayon, andito pa rin, kasi nandiyan siya, Plenmark. Okay, so, I'm double star diamond sa DXN. Then, dati po ko nakatira sa squatter, ayun po, nandito na po sa aking condominium unit sa Valenzuela. So, pwede kayong pumasyal dito, sa mga hindi pa nakapunta dito. So, welcome po kayo lahat. Okay? So ngayon, i-share ko po sa inyo kung paano po ako nag-start sa DXN and then paano po siya na-handle yung ganitong position, paano po siya narating yung double diamond, then paano kumita ng 100,000. Okay? Ready na ba kayo? Yes! Ayan. So, Boss Ronald? Ayan. Okay, so nakuha ko po yung 100,000 nung last year. Mag-isang taon na po kumita ng 100,000 every month. Wow. So, thank you, Patrick. Kasi iba yung feeling kapag kumita ka ng mas malaki doon sa kinikita mo sa sahod sa gwardiya. Kasi total, katulad yan, lockdown ngayon, di ba? So yung iba, hirap na hirap, di ba? Kasi wala pa yung supply sa mga barangay. Wala pa yung mga rasyon. Kapag kumita ka ng 100,000, guys, no, kahit paano, makasave ka ng konti, di ba? So, pag nag-lockdown, meron kang mahugot. Meron kang pira. So, hindi problema ang pira kapag kumita po kayo ng 100,000 sa buwan. Ngayon, i-share ko po sa inyo kung paano po kayo makarating dyan. Okay? Ready na ba kayo? Okay, next, yes. Ronald. Next mo, boss. Okay, so ngayon guys, no? Simulan ko na. So, ano bang kailangan nating gawin, no? Pag nag-start tayo sa DXN. Kailangan mong gawin, guys, pag nag-start tayo sa DXN, no? Kailangan committed ka lang sa ginagawa mo. Okay? Kumbaga, babalikan mo yung una eh. Bakit ka ba nag-DXN? O bakit mo ba kailangan gawin ng DXN? Kailangan ito commitment. Kasi pag mahina ang commitment mo, di ba? Nag-DXN ka lang para gusto mo lang makipanding sa mga masayang tao. Gusto mo maka-discount, gusto mo lang makapunta sa ganitong lugar, di ba? So pag ang commitment mo mababaw, so hindi po kayo tatagal sa DXN. Dapat ang commitment natin is matibay. Dapat malalim. Bakit kailangan mo mag-DXN? Okay? So ang commitment ko, guys, no, bakit ako nag-DXN? Kasi ayaw kong tumandang mag-security guard. Kasi alam ko sa buhay gwardiya, okay, wala akong nakitang gwardiya ng umaman. Marami akong nakitang gwardiya, tumanda na lang, pero hindi pa rin nabago ang takbo ng buhay nila. Kaya ang ginawa ko sa DXN, no? Commitment, whatever it takes, di ba? Sabi ko nga sa sarili ko, basta hindi ko siya ikakamatay, gawin ko. Katulad ito, di ba? So, sinasalang siya, nilalaman sa akin yung pag-i-sarili, di ba? Sabi ko, hindi ko ikakamatay ito eh. Tama? So, commitment, guys, no? Dapat mag-commit ka sa sarili mo na dapat, kung may pangarte sa buhay, dapat huwag kang tumigil hanggat hindi mo siya makuha. Okay? Ang iba kasi tumitigil. So, mababa yung commitment, di ba? So, dapat, ang commitment natin, malalim. Okay? Gano'n na ba yung hirap, di ba? Mahirapan ka ng isang taon. Mapuyat ka ng isang taon. Magutuman ka ng isang taon. Pagtawanan ka ng isang taon.
After 1 year naman, di ba? Nag-diamond pa naman. After 1 year naman, kumita ka ng 30 mil monthly pataas. Tama? Tuloy-tuloy mo lang kasi may commitment ka, di ba? Hanggang sa mag 50 mil ka, hanggang mag 100,000 ka sa buwan. Pag kumita ka na guys ng 50 mil pataas, okay? Isa sa mga pangarap ko sa buhay, isa-isa yan, makukuha mo na. Okay? Next, boss. Okay? Commitment leads to action, di ba? Action brings your dream closer, di ba? So, commitment, di ba? Kasi pag nag-commit ka sa pangarap mo, guys, di ba? Yun kasi yung magtutulak sa'yo para mag-action ka. Di ba? Yun yung magtutulak sa'yo para abutin yung pangarap mo pag may commitment ka. Katulad yan, di ba? Lockdown ngayon. Okay? Ano yung commitment mo para sa pangarap mo, di ba? So, kailangan, puntahan mo yung mga customers mo kasi kailangan nila yung produkto, di ba? So, commitment, di ba? Puntahan mo yung mga members mo na hindi makalabas ng bahay kasi lockdown din sila. Okay? So, nag-commit ka para sa pangarap mo at sa pangarap ng ibang tao. Okay? So, kailangan, gawin mo kasi may commitment tayo. Commitment tayo sa pangarap, di ba? Next, boss. Ayan. Okay, may dream board ako ah. Ganda ang dream board ko ah. Thank you pala sa gumawa ng dream board ko. Okay, so, lahat ba tayo may pangarap? Siyempre, yeah. Lahat, di ba? Ano ba yung pangarap natin? Okay? Isa-isahin yung pangarap natin. Okay, kasi ang pangarap guys, no, kahit sino mang tao diyan sa labas, ano man natapos mo, wala ka man natapos, di ba? May pinag-aralan ka o wala. Yung pangarap na tinatawag guys, lahat tayo ay pwedeng makuha niyan. Pero dapat malinaw sa atin, ano ba yung pangarap mo sa buhay? Ano bang gusto mong marating sa buhay? Ano bang gusto mong ma-achieve? Okay? Katulad yan, di ba? Dreams, di ba? Yan. Anong gusto mong bahay? Saan mo gustong tumira? Gusto mong makalipat sa tirahan mo ngayon? Gusto mong makatira sa very exclusive na lugar katulad kay Atan Mark? Katulad kay Bongridola? Gusto niyo ba yon? Yes. So dapat malinaw sa inyo yan, malinaw sa atin, di ba? Ano bang gusto mong marating? After 1 year, after 2 years, after 3 years, 5 years from now, ano bang gusto mong sasakyan? Dapat meron tayong pangarap, di ba? Dapat malinaw na malinaw sa atin yung pangarap natin. Sasakyan. Magkano gusto mong income? Okay? Anong bansa ang gusto mong puntahan? Kasi dati guys, no? Noong nag-start ako sa DXA, nakikita ko yung travel na planner sa Hong Kong Disneyland. Yung naka-folder, naka clear book. Sabi ko, darating ang time, mapupuntahan ko rin yung Hong Kong Disneyland. Alam nyo guys, no? Dahil sa tuloy-tuloy ko lang sa ginagawa ko sa DXA, di ba? Commitment, di ba? Tuloy-tuloy lang, whatever it takes. Okay? Yung Hong Kong Disneyland guys, no? Isa ko na rin sa napupuntahan sa DXN. Okay? So napuntahan ko siya for free lahat. Sagot ng kumpanya lahat. Di na maganda pa nito guys, no? Habang ginagawa mo DXN, di ba? Nakapag-travel ka na. Okay? Then yung income mo, lumalaki. Lumalaki siya. So hanggang sa yung income mo, ma-enjoy mo siya. Bakit? Kasi lumalaki siya eh. Kung dati nahirapan tayo sa income natin na 10,000 isang buwan, 20 mil, 30 mil, di ba? Guys, pag kumita ka ng 50 mil sa buwan, pataas. Hindi ka na mahirapan sa buhay. Kaya yung mga pangarap nyo, dapat malinaw yan, di ba? Anong gusto mong ma-achieve? Bakit ka ba nag-DXN? Okay? So lahat ng pangarap mo, di ba? Dapat malinaw sa atin. Dapat meron kayong dream board. Importante yon. Dapat yung dream board nyo nakalagay sa ano? Nakalagay sa dingding. Para pag pagpasok ko sa bahay, nakita mo yung pangarap mo. Okay, kaya ilagay mo sa kisame, di ba? Para paghiga mo, kitang-kita yung pangarap mo. Tama? O ano yung pangarap mo sa sakyan? Dapat malinaw yung sakyan na pangarap nyo. Para yung hataw nyo, tama? Dire-diretso. Bakit? Kasi ka pwedeng tumigil eh. Kasi pag tumigil ka, paano yung pangarap mo nakakabit sa dingding mo? Sinong tatrabaho niyan? So yung pangarap natin, hindi ibang tao ang tatrabaho sa pangarap natin. Ang katrabaho niyan, tayo. Kaya hindi pwedeng tumigil. Dapat tuloy-tuloy ka lang. Kasi pag tuloy-tuloy ka, okay,
hindi mo namamalayan, guys, no? Isa sa mga pangarap mo na sa dream world mo, makukuha mo na. At magugulat ka na lang na nakarating ka na para sa pangarap mo. Okay? So tandaan nyo, dapat meron kayong dream board. Very important ang dream board natin. Okay? Pag meron kayong makita magandang bahay, picture taking kayo, inilagay mo sa dream board, meron ka nakita ng sasakyan, punta ka sa car show, punta ka sa Toyota. Mamili ka ng kotse na gusto mo dun sa Toyota. Picture ka. Then, pwede mong ipautosan yung mga ahente doon, di ba? Sabihin mo, sir, madam, pwede bang i-compute ako ng 5 years dyan? Pwede ka magpa-compute doon. Walang problema doon. Libre merenda pa sa ano? Libre merenda pa sa Toyota. Okay, next, boss. May timer ah. Okay, yan. So, guys, no? So, ayun, dito pala yung bonus mo. Last June, July, August, October, November, December. Okay, so last year, guys, no, na-reach ko na po yung 100,000 every month. Ayan, kung makita nyo po yung bonus ko, 127, 117, 131, 114, 101, 115. Okay? So, guys, kung makita mo sa bonus natin sa DEX, di ba? Hindi po siya pataas ng pataas ng pataas, no? Tumataas siya, pero bumaba din. Bumaba, tumataas, bumaba, tataas, no? Kasi guys, ang pinusukan po natin business, okay? Sa negosyo, katulad yan, lockdown ngayon, expected yung bonus natin medyo bumaba ng konti. Konti lang naman, hindi naman na talaga wala ka ng bonus, okay? Bumaba siya ng konti kasi nga, nasa sales tayo. Pag kumina ang sales, yung bonus po natin, apiktuhan. Okay? Then, pag naka-recover po tayo, mga ganong, sa ganong panahon, okay? So, hatawin po natin para yung bonus po natin, lalaki ulit. Okay? So, hindi po hard lang na bumaba yung bonus natin, manghinaan ka ng loob. Dapat, mas lalo tayong ma-challenge, lalo tayong manggigil, lalo tayong humataw, para yung bonus po natin, lumaki, nang lumaki, nang lumaki, nang lumaki pa. Okay? So, meron tayong goal para sa bonus natin. Meron tayong gustong abutin. Okay? Ang pangarap ko po, guys, na bonus, alam niyo kung magkano? Katulad ng bonus ni Applen Mark. Wow! Pero kung tuloy-tuloy ka lang, di ba? Tuloy-tuloy ka lang, kasi wala namang nagtagumpay na nag-quit. Pag tuloy-tuloy ka lang talaga, di ba? Basic, di ba? Kumausap ka ng maraming tao sa labas, di ba? Kumausap ka ng maraming tao, hindi mo na malayan, guys, no? Yung bonus mo, lumaki ng lumaki hanggang ma-achieve mo yung kinikita ng apply natin. Okay? Basta huwag ka lang tumigil. Yung bonus nyo ngayon, lahat kayo ay makarating sa 100,000. Kasi marami na 100,000. Nandyan si Bong, nandyan si Manuel, nandyan si Ray, di ba? So sila po ay kumikita ng 100,000 every month sa DXM. Okay? Dati, hindi naman sila nag 100,000 eh. Nagsimula lang yan ng ano, 100 piso ang bonus namin. 100 piso, di ba? Nag-2,000, nag-5,000, nag-10,000, di ba? Basta tuloy-tuloy ka lang. Huwag ka lang huminto. Mahirapan ka man, mapagod ka man, normal yon. Kasi tao lang tayo eh. Hindi ibig sabihin mapagod ka, nahirapan ka, ihinto ka na. Tama? Pwede kang huminto, magpahinga, matulog, pero kinabukasan, hataw ka ulit. Ganun yun. Okay? Don't quit. Dapat dire-diretso ka lang. Okay? Then, kung nahirapan ka, guys, no? Di ba? Ang bonus mo, lumiit, di ba? Kung nahirapan po kayo, at hindi nyo alam kung paano yung gagawin para tumaas, magtanong po kayo sa upline nyo. Kung mayroon kayong nearest upline na diamond, magtanong po kayo. Huwag kayong mahiya magtanong. Pagka-goal setting po kayo, magtanong kayo sa mga taong achiever. Okay? Kasi pag nahiya kayo magtanong, yun po yung ikakabagsak nyo. Okay? Magpaturo kayo, dapat willing kayo makinig. Dapat willing kayo magpaturo. Okay ba yun? Okay, boss. Next, boss. Ayan, oh. Okay, thank you pala sa nag-picture niyan sa akin. Alam ko si Boss Bong ang nag-picture niyan, eh.
Okay guys, no? Isa yan sa mga pangarap natin, no? Guys, makarating tayo sa iba't ibang bansa for travel. Alam ko, pangarap nyo makapag-travel din. Pero guys, i-goal nyo na makasampa kayo ng TSA travel. Kasi pag naranasan yung TSA travel, kayo na yung magkwento kung gaano kaganda yung TSA travel. Bakit? Kasi muna, Pilipinas hanggang ibang bansa, hanggang pagbalik, okay? Lahat yon ay libre. Ang pagkain dyan, buffet. Agahan, pananghalian, hapunan, buffet. Isang linggo ang travel. Wala kang ginagawa, mamasyal, kumain, mamasyal, kumain, matulog. Yun yung ginagawa namin sa travel. Kaya sa mga makakasama sa travel, this coming Dubai, Dubai India, di ba? Okay, yun na lang inaantay namin guys para lilipat kami ng Dubai. Sana wala nang lockdown. Mamaya, hahawak yung lockdown. Eh, sayang travel natin, di ba? Okay? So sa lahat na nakikinig, lahat ng mga members, okay? Sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy lang kayo. Hindi mo na malayan, magugulat ka na lang na kayong lahat ay makakarating na kayo sa pangarap nyo. Kasi dati pinapangarap ko lang yan, yung travel. Okay? Dahil tuloy-tuloy ako, nag-expand yung network ko, no? Dumadami sila. Sumusunod yung travel natin. Okay? Nakakatawa. Bakit? Kasi, imagine mo, Indonesia, Bali, Indonesia, napuntahan ko for free. Ang maganda niyan, kasama ko si Plan Mark. At kabanding ko si Plan Bong, si Plan Manuel. Malungkot kami kasi tatlo lang kaming core group eh. Dapat sa sunod, marami na tayo. Kaya hataw kayo, di ba? Huwag mo na isipin yung pago, di ba? Isipin mo lang yung pangarap mo. Kasi pag laging nasa isip ang pangarap mo, di ba? Pag laging inisip natin yung dreams natin sa buhay, lagi kang excited. Parang hindi ka na mapagod eh. Bakit? Kasi kitang-kita mo yung pangarap mo. Na magka-kotse ka, na-travel ka, magkabahay ka, di ba? Pag lagi kang excited sa pangarap mo, guys, hindi ka mapagod. Okay? So next travel namin, guys, ay Turkey. After ng Dubai. Kaya hataw kayo ngayon, itong this year, para next year, pwede kayo makasama sa travel. Yung mga diamond dyan na malapit na. Okay? Pwede kayo makasama. Marami tayo. Mas masaya pag marami tayo sa travel. Okay? Next boss. Ayan. So, paano ako na-achieve yun, no? Paano namin na rating yung ganong posisyon or travel, di ba? So, ang ginawa ko lang, guys, no, sa mga importante ito, sa mga nagsisimula. Pag ikaw nagsisimula pa lang sa BXN, ang gagawin mo, guys, no, dapat sipagan mo mag-learning o mag-training. Kasi ang puhunan natin dito, guys, no, kaalaman, di ba? Okay? Ang puhunan natin dito, knowledge. Pag bago ka pa lang sa BXN, dapat lahat ng training, lahat ng special training, okay, dapat naluhan mo yun. Okay? Kasi importante sa atin yun, lalo na pag mahihain ka. O sa mga mahihain dyan, di ba? Gusto nyo matanggal yung hiya nyo. Gusto nyo lumabas yung dragon nyo. Okay? Attend kayo ng special training. May mga special training tayo na kinakandak, no? Merong kinakandak si Aplan Mark, no? Critical training, spirit works training, ano pa, yung module 1 training, di ba? At yung mga international training, yung ambassadors na training, dapat atin na natin yun. Kasi ang training na yan, yun yung magpapabilis sa atin. Imagine mo guys, no? Kung ikaw wala kang training, paano ka na makarating sa pangarap mo? Kasi wala pa akong nakitang nag-diamond na walang training. Okay? Lahat na nag-diamond, lahat na nakakuha ng pangarap nila, lahat yun ay dumadalo o dumadaan sila sa matinding training. Katulad ko, di ba? Dati kong security guard. Every 2 years, nati-training po kami. Pero pagkakaiba nun, guys, no? Training po yun sa employment. Training kung paano ka humawak ng baril. Training kung paano pangalagaan yung duty mo. Training paano mo i-handle yung trabaho mo. So, hindi po tayo payamanin doon. Okay? So, pag sinabing training, okay, lahat ng trabaho may training. Even police, di ba? Even barangay captain, barangay talo, di ba? Lahat yung may training. Kahit yung nag-service ko sa Jollibee, may training po sila. So lahat ng trabaho may training. Yun nga lang,
doon sa trabaho na yon na may training, di ba? Hindi po doon tinuturo yung pangarap natin sa buhay. Ito maganda, guys, no? Sa Nexen, sipagan mo lang mag-training. Pag mayroon kang training sa Nexen, no? Madali na lang gumalaw. Bakit? Kasi tinuturo doon sa training kung paano ka bibilis. Paano ka makarating kaagad sa pangarap mo. Kaya huwag niyong gayahin yung mga members na walang training. Okay? Kasi sayang lang yung pera. Guys, kung gusto niyo kumita ng malaking pera, dapat mag-invest ka sa sarili mo. Okay? Kasi ang puhunan natin ay training, kalaman. Dapat willing ka mag-invest, di ba? Katulad ko dati, wala naman akong pera eh. Ang ginawa ko dati para makapag-training lang, nagbenta ng kape, para kumita ng tubo, makaipon ng pera, para makapag-training. So lahat po na nagsisimula sa DXN, okay, wala din pera katulad ko. So, dahil ako yung taong gustong kumita ng malaki at sawang-sawa na sa hirap, ang ginawa ko guys, yung training na payment, na bayad, ginagawan ko po ng paraan. Kasi pag hindi ko gagawa ng paraan, okay, walang ibang tao nagagawa sa pangarap ko, kundi ako pa rin. Okay? Kaya huwag kayong manghinayang guys, no? Sa mga training na binabayaran nyo, kasi pag nag-diamond kayo, at kumita kayo ng malaki, no? Lahat na nilabas yung pira sa training, lahat yan babalik sa'yo lahat. Lahat yan kakabigin mo lahat. Ito maganda guys, no? Lifetime kang kumikita. Okay ba yan? So mga walang training dyan, no? Prepare kayo. Meron tayong parating na training. Yung ambassadors na training. So dapat, makikita ko kayo na classmate pa rin tayo. Kami guys, kahit kumikita na kami, kahit nakachieve na kami sa pangarap namin, basta may training sa Glenmark, may training na official training, lahat kami ay dumadalo pa rin. Bakit? Kasi naniniwala kami, okay? Iba yung alam ni Glenmark, no? Iba yung alam natin. At mayroong alam sa Glenmark na dapat nating malaman. Iba yung alam na kumikita ng 50 mil, iba yung alam na kumikita ng 100,000. Iba yung kumikita ng 100,000 kaysa kumita ng 200,000. Iba yung kumikita ng 200,000 kaysa kumikita ng 700,000. Magkakaiba po yun. Okay? Ano magkakaiba noon? Yung knowledge. Kaya dapat, mag-training tayo para lahat ng knowledge na makuha natin sa training, may apply natin sa DXN, may apply natin sa network natin, para lahat tayo ay bibilis lahat. Okay? So see you sa training. Next, boss. Ayan. O, nabasa niyo ba yan? Hello? Nandyan ba kayo? Okay. Focus on your goal, not your fear, di ba? Focus like a laser beam on your goals, di ba? So, ano ibig sabihin yan? Ngayon, guys, sabi ko sa inyo kanina, di ba? Dapat malinaw yung pangarap nyo. Okay? Then, mag-set ka ng goal, kailan nyo ba gustong mag-diamond? Alam mo, di ba? This year. Gusto nyo mag-diamond, di ba? So, dapat mag-set ka ng goal. Maggawa kayo ng planner, gawa kayo ng calendar, di ba? Gawa kayo ng schedule. Okay? Para ma-reach yung goal natin or yung pangarap nyo, di ba? Kung kailan mo siya makukuha. Huwag kayo mag-focus, ha? Takot. Tama? Lagi yung isipin, ang takot ay nasa isip lamang. Katulad yan ngayon, di ba? Merong ano, merong COVID-19. Iba, takot na takot lumabas. Sayang yung mga customers nyo, di ba? Yung mga members nyo, hindi napuntahan. So tayo, bilang upline o bilang leader, di ba? Dahil may goal tayo, tama? Ano bang goal natin, di ba? Masupplyan yung mga customer natin. Masupplyan yung mga members natin na hindi nakakalabas-labas, di ba? So ang goal natin, no? Para makapagserbisyo, di ba? Para makapunta. Eh, mayroong virus sa labas. Tama? Eh, kung matakot ka, nasa loob na bahay, di ba? Nakakulong ka lang sa bahay. Kasi natakot ka. O, paano ma-achieve yung goal mo? Tama? So, dapat, gagawa tayo ng paraan, di ba? Paano natin makuha yung goal natin? Mag-focus tayo. Anong focus natin? Tulungan po natin sila. Lalo na sa health ngayon, di ba? Kasi kailangan yung produkto natin, di ba? Kailangan ng supplement, kailangan ng vitamins. Kailangan ng RGL, kailangan ng Andro G, di ba? Kailangan ng Lemon C. Tama? Kailangan ng vitamin C, di ba? So, dapat
mag-focus tayo, gawatin ng paraan para lahat ng mga customer natin, lahat ng members natin, okay, mapuntahan natin. Mabigyan natin ng product. Kasi yun ang kailangan ngayon. Okay? Next, boss. Okay, setting goals is the first step in turning the invisible into visible. Yan. Okay? So, yan. Setting goals is the first step. Guys, ito na sinasabi ko, di ba? Mag-set kayo ng goal. Gawa kayo ng game goal plan, di ba? Gawa kayo ng planner. Gawa kayo ng planner, di ba? Ilan ba yung prospect na kusapin mo everyday? Okay? Ilan ba yung tao na i-marketing plan mo everyday? Ilan ba yung customer mo na bintahan mo everyday? Okay? Kung ang goal mo ay 50 ka tao ang usapin mo everyday, dapat nakalagay lahat yan sa nakalagay lahat yan sa planner mo. Kasi may goal pa yun, di ba? Nagsisip ka ng goal. Bakit? Kasi ang goal mo is 1 year mag-diamond, di ba? Dapat patasin mo yung goal mo. Mas patas ang goal mo, mas mabilis makuha yung position mo, di ba? Kaya yung invisible na hindi mo nakikita, no, maging malinaw sa'yo ang pangarap mo. Bakit? Kasi mayroon kang planner eh. Tama? Mayroon kang clear book, mayroon kang planner. Ang iba, pag sa gathering, di ba? Nagtatalo ako ng clear book. Ang iba, walang clear book. Walang planner, walang dream board. So, yung pangarap natin, no, malabo. Malabo. Bakit? Kasi wala kang pagbabasihan eh. Tama? Wala kang guide. Eh dapat mayroon tayong anong tawag nga? Mayroon tayong goal, di ba? Para yung pangarap natin maging malinaw. Tama? Hindi katulad ng virus, di ba? Invisible yung virus eh. So dapat yung pangarap natin malinaw sa atin lahat. Okay? Magiging visible. Tama? Kitang-kita mo yung future mo sa DXN.